Alam niyo ba na magandang mag-alaga ng Japanese bamboo? At saan ba ito magandang ilagay? Ano-ano yung mga halamang hindi magandang katabi nito? Kung gusto niyo po malaman lahat ng yan, tutok lang po until the end of this video. Hey mga besh, kamusta po kayo? Welcome back sa aking channel. Isang sobrang init na araw ngayon. So huwag niyong kalimutang maligo ng ilang beses at uminom na maraming tubig para di po tayo ma-dehydrate at ma-heat stroke, ano? So sa mga senior citizen dyan, mga bata, huwag muna kayong lalabas lalo ngayong sobrang init. At ito nga pala ang aking nag-iisang Japanese bamboo, medyo may pag ano na gluta na nga eh. Yan, itsurang may pagka-gold po, kaya tawag din nito ay gold dust. Ayan, buti pa siya effortless magpagaluta na namumuti. Hindi ka tulad tayo kung ano-ano mga iniinom. Anyway, ito naman pong mga Japanese bamboo, ang kapamilya naman po nito ay yung Dracaena. Kaya magkapamilya po ito nung ating mga Lucky Bamboo. At ito pong ating Japanese bamboo, marami ding variety. Actually, may mga rare variety din, yung tinatawag na Milky Way. Hindi ko alam yung Milky Way, sobrang may pagkaputi rin siya na dot-dot. Actually, baka sabihin nyo kasi hindi to Japanese bamboo ha, kasi iba yung kulay, iba yung sa inyo, mas dark yung green. Mas dark yung leaves niya, darker green, tapos merong mga patchy-patchy. So marami kasing klase ng Japanese bamboo. At ito po mga Japanese bamboo natin, ang scientific name po nito ay yung Dracaena circulosa. At ito makikita nyo madalas sa mga Chinese restaurant dun sa labas. May napansin ako talagang puro Japanese bamboo yung nakatanim sa paligid niya around his restaurant. Hindi ko alam kung babae o lalaki. Basta yung restaurant po na yun, napansin ko. Ang tataas pa nga. So, bakit nga ba maganda mag-alaga ng mga Japanese bamboo? At bakit kinukonsider ito ng feng shui? So, bakit nga ba maganda mag-alaga ng Japanese bamboo? Ito po kasi mga Japanese bamboo natin o Dracaena circulosa ay hindi po to alagain. Yan, madali lang po kasi itong alagaan. Pwede nyo palakihin sa tubig. Pwede rin po ito sa lupa. Ano? Pero mas maganda kung sa lupa, lalo na kung gusto yung ipalibot sa labas nyo or gawin yung outdoor. Kasi ang hirap din naman kung sa tubig tapos palit kayo ng palit. Pero kung gusto nyo gawin indoor, yan, pwede yung ilagay po ito sa base at lagay nyo ng konting tubig. At hindi ito kailangan ng direct sunlight para magpatuloy o lumago. Kailangan lang po nito ng bright indirect light lang. At if ever naman maarawan, huwag kayong mag-alala, hindi naman to agad-agad mamamatay. At pagdating naman po sa tubig, yon hindi naman to kailangan ng dilig ng dilig. Basta full watering lang gawin nyo, basta basain nyo. Pag tumulo na po, lumabas na yung tubig dito sa drainage hole niya, doon mag-stop na kayo. Tapos saka kayo mag-dilig kapag tuyo na po ulit yung lupa niya para po maiwasan natin yung root rot. Nga ba considered na lucky plant or feng shui plant itong ating mga Japanese bamboo? Malaki po kasi ang impluensya ng energy ng Japanese bamboo natin sa ating buhay. Ano? Ito kasi ay kabilang sa fire element which gives more energy. Inaalagaan niya ang buhay na buhay at nagpapalakas ito ng kapaligiran. Nakakatulong din siya sa ating maging optimistic para matagumpayan natin yung mga hamon natin sa buhay. Hindi tayo agad-agad mag-iba. At nag-attract din ito ng prosperity at wealth. Hindi lang yan, it serves as our guard na rin. Parang ano yan eh, parang lucky bamboo at snake plant. Nagbablock po yan ng negative energy, especially dun sa may mga evil eye. At speaking of evil eye, kung hindi nyo pa po napapanood yung video na ginawa ko before, ilalagay ko po yan yung link ng video na yan sa end of this video. So saan ba magandang ilagay itong ating mga Japanese bamboo? Pag according naman po sa feng shui ang ating pag-uusapan, magandang ilagay po itong ating Japanese bamboo sa south area. Bakit sa south area? Kasi po ito ay dahil nga po daw sa makukulay nitong dahon na nag-uugnay sa fire element, di ba? Medyo yellowish, gold yan, parang kaugnay nga ng apoy. Pero yun ay depende rin po sa inyong interpretasyon. May kanya-kanya kasi tayong interpretation at pag-unawa sa feng shui. Depende na po yan kung saan nyo po feel to ilagay. Ay, feeling ko dito magandang ilagay. Parang mas masaya siya o mas maganda sa feeling nyo.
Pero kadalasan naman pong nire-recommenda ng mga feng shui expert kasi hindi naman po lahat ng feng shui expert ay pare-pareho ng interpretasyon. But most of the time, kung gusto niyo ng panghatak ng pera, yan, lalo na sa negosyo, sa trabaho, ay gusto niyo ma-promote sa Southeast area. Yan ay depende lang po sa kung gusto niyo po, ha, talaga naniniwala kayo sa feng shui. Pero for those person or for those plantita at plantita na hindi naman naniniwala, mas maganda ilagay niyo po sila kung saan sila masaya, kung saan sila mabubuhay at saan sila magta-thrive. So ano-ano yung mga halaman na bawal itabi dito sa ating Japanese bamboo? Yan, meron tayong tatlong halaman na hindi magandang katabi nito. At una na nga dito, yung snake plant. Bawal o bakit hindi magandang itabi itong Japanese bamboo natin sa mga snake plant natin? So kung nanonood kayo ng aking mga video before, yan, na-feature ko po itong snake plant. Ito nga po ay considered na lucky plant din. At sobrang lakas nga daw po nitong snake plant kapag tinabi mo ito sa Japanese bamboo, baka po sila mag-clash. Instead o magpatuloy yung magandang pagdaloy ng positive energy sa bahay natin, ma-stop. No? Sa sobrang ano, kung snake plant, snake plant ilalagay nyo sa sala nyo. Kung Japanese bamboo ang ilalagay nyo sa sala nyo. Huwag niyo pong, ayan, nag-doorbell. Nandiyan na yung anak ko. Ayan, diba, nag-tahol-tahol na. Wait lang. Ayan, balik tayo sa ating topic. Pero bago tayo tumungo sa pangalawang halaman na hindi magandang itabi dito sa ating Japanese bamboo, taga saan po muna kayo para ma-shoutout ko naman kayo sa susunod na video ko. Ang cactus considered din po itong lucky plant, ano, sa mga hindi po naniniwala sa feng shui. Pero kasi sa nasabing iba, malas daw po ito. Pero ito considered na lucky plant dahil ito ay nagtataboy ng negative energy. At dahil lucky plant siya, bawal din siya o hindi rin siya magandang itabi dito sa ating Japanese bamboo dahil pwede rin po ito ma-block dahil sa mga tinik-tinik na yon o thorns. Imbis na maganda yung pagdalo, yung positive atmosphere nitong gold dust natin ay ma-stop din katulad ng snake plant. So huwag niyong itatabi dito yung inyong mga cactus. So yung pangatlong halaman natin na hindi magandang itabi dito sa ating Japanese bamboo ay ito naman po mga golden photos. So ano naman ang reason kung bakit bawal itabi dito sa ating Japanese bamboo yung mga golden photos? Ito pong golden photos kila din po sa feng shui plant na naman at nag-a-attract at kabilang niya sa malakas makahatak ng pera. Pero ito pong mga golden photos natin, alam naman natin na ito ay vining. So, pag mamaya, itabi natin ito sa ating Japanese bamboo, ma-overwhelm yung ating, yung Japanese bamboo ba natin. Mamaya, pag hindi nyo napabayaan nyo, bigla nyo na makikita, akala nyo nanakaw na yung Japanese bamboo nyo. Hindi nyo pala alam, nabalutan na lang siya, napalibot na pala siya nung golden photos dahil nga ito ay vining. Gumapang na lang, no? Hindi nyo na makita, nasan yung Japanese bamboo? Bamboo mo yung pala, nahando na, natago na doon sa ating golden photos na paiko siya. Puro golden photos yung nakikita natin. Hindi na siya na lumago din ng tama at dahil na-block din ng golden photos dahil nga napalibot na siya, na-stop din yung pagdaloy ng positive energy. Kaya hindi rin po ito magandang itabi dito sa ating Japanese bamboo. Kayo mga besyan po nakalagay ang inyong mga Japanese bamboo sa south or sa southeast. I hope nagustuhan niyo po itong video natin ngayon. Don't forget to like and share at huwag na rin pong kalimutang mag-subscribe. Until next time mga besh, bye and stay safe and happy and healthy!